display ng Diyos, ipinapahayag ng Diyos, pinapaalam ng Diyos na ang Diyos ay mapagpatawad na Diyos. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Alam niyo, kung hindi tayo pinatawad ng Diyos, wala tayo rito. Amen. Pag hindi ako pinatawad ng Diyos, di paraha pa rin yung hawa ko. Diba? Ticket pa rin siguro ng Hayalay. Siguro, bumubola pa rin ng sain eh. Matanda. Siguro, ganyan pa rin. No? Siguro, mga nasa barkada. Siguro, nasa bisyo. Siguro, nasa kasalanan pa rin until now. But because of God's abundant mercy, isipin mo ngayon, ang hawa ko ngayon, mikropono. Pero sa mga darating na mga panahon, wala na akong mikropono, wireless na ang gagamitin ko malapit na. Dahil, magkalabitin mo katabi mo, magkalabitin mo, dahil magbibigay ka ng tithes and offerings mo sa regular mong sahod, sa bonus na tinanggap mo, at magbibigay ka ng first fruits. Amen! Talagpakan natin ang Panginoong Diyos sa buhay. Alam mo eh, yung binili nating drums, almost 70,000 na yan, kulang pa raw ng upuan. Eh yung upuan pa lang, 3,800 something na. Nakikinig pa mo pa tayo? Upuan pa na yun. Grabe. So bibili pa tayo ng maraming ampli, maraming nga maayos mga speaker, bagong keyboard. Dati bibili tayo ng bagong keyboard, promise ko. Itong January, hindi matatapos ang February, bagong keyboard. Kaya simulan mo na ang pag-aayuno. 40 days lang, pwede na. Simulan mo na. Mag-aaral tayo ng air condition doon sa likuran. Tsaka air condition dito sa harapan. Amen! Palakpakan natin ang Panginoong Diyos sa buhay. Hinanong palakpak ninyo. Glory to God. Ngayong January o February yan. Amen! Kaya maging lahat ng mga nakikinig at nanonood, hinihintay namin ang inyong tithes and offerings, ang inyong mga bonuses. Yung tithes and offering ng inyong mga bonuses, mga third and monthly, at yung mga first fruits ninyo ngayong January, hinihintay namin. Sabagat nakakasan ng lahat yan eh. Si Brother Buboy eh, at ito pa si Brother Buboy, excited na yan eh. Kaya, Pastor, maraming first fruits ngayon. Praise God! At totoo yung sinabi ng ating mga kapatid, huwag yung first fruits, binibigay mo every week, every month, ginagawa mong Mumbai eh. Huwag ganun. Pag gagawin mong Mumbai, walang mangyayari. Nasasama lang yan eh. Ang pinakamaganda ganito, lahat ng first fruits, pag samasamain lahat yan, amen po ba? Ilagay dito sa harapan yan, ipag-pray natin ng malalim, amen? Ano ang gawin natin lahat ng mga first fruits? Mga pastora, yung mga first fruits na ilagay dito sa harapan yan, papag-pray natin ng sabay-sabay yan. Ayaw natin ng mga first fruits na 2 gifts, 3 gifts, 4 gifts, Mumbai gifts. Ayaw natin ng ganun. Kailangan natin yung mga buo para makabili ka ng bagong keyboard, mga bagong, magandang bagal, di ba? Bagong sasakyan. Amen! Amen! Palakpakan natin si Lord! Yung malakas! Yung malakas mo malakpak, yun ang malakas magbibigay ng malaki at pagpapalain ng malaki, Lord. Amen! Nakahanda ng lahat yan, nakaready ng lahat yan eh. Praise God! Glory to God! So, ang Diyos ay napakabuting Diyos. Glory to God. Tingnan natin sa aklat ng Unang Juan chapter 5 verse 16 hanggang 17. Tingnan natin. Anong sabi ng Panginoon? If anyone sees his brother commit a sin that does not lead to death, he should pray and God will give him life. Refer to those who sin does not lead to death. There is a sin that leads to death. I am not saying that he should pray about that. All wrongdoing is sin and there is a sin that does not lead to death. Yan ang isang katanungan. Baka nabasa mo yan. Lingkod ng Diyos, meron palang kasalanan na hindi dumarating sa kamatayan sa impyerno. Meron palang mga kasalanan na hindi ka pupunta ng impyerno. Pero meron kasalanan na pupunta ka ng impyerno. Oh, matanong mo kayo, anong kasalanan ang walang kapatawaran? Sino nakakaalam? Meron daw mga kasalanan, mapapatawad ka. Pero meron mga kasalanan na hindi ka mapapatawad at pupunta ka ng impyerno. Anong kasalanan yun? Sino nakakaalam? Pagpapakamatay, mali. Mali. Ang pagpapakamatay ay isang kasalanan talaga. Border yan eh. Pag pinatay mo ang
ang sarili mo, nag-suicide ka, no, infierno ang punta mo. Pero, case-to-case basis yan, at ito na, may mga nagpapakamatay na sira ang ulo, iniiwan natin sa Diyos. Nakuhago ba ninyo? Case-to-case basis yan. Kasi may mga wala sa sarili na nagpapakamatay, so iniiwan natin sa Diyos yan. Pero yung mga matino, nagpakamatay, nagbigulan sa pag-ibig, iniiwan ako ng kasintahan ko mula sa status kong in relationship. Ngayon, naging complicated, ngayon single na, magpapakamatay. O hindi yun, impyerno pupunta nun. Ito, pupuntahan nun. Amen po ba? Anong kasalanan ang walang kapatawaran? No, sinong nakakaalam? Pamumusog sa Holy Spirit, no? Na ang ibig sabihin, liliwanagin natin yan. Sa mababaw na pananalita, yung pamumusog medyo malalim, tama siya. Pero sa mababaw na salita, anong kasalanan ang walang kapatawaran? Ano? Meron, ayan o, no? Nakasulat eh o. Oh. Sabi ganun, if anyone sees his brother commit a sin, that does not lead to death, he should pray and God will give him life. I refer to those who sin does not lead to death. There is a sin that leads to death. Di meron pa lang mga kasalanan na patungo ka sa impyerno. Ano yun? Sino nakakaalam pwede manghula? Nagising kayong lahat ha? Sirenta? Sirenta kayo? Ah, hindi, hula pa, hula pa. Huwag mo nang sirit, ang bilis naman eh. Ano, hula pa. O, alam niyo kung ano na. O, gusto niya, sisirit na? O, yung kumakain, sirit na ba yung kumakain? Ha? Yun! Kasalanang hindi naman inihingi ng tawad. Kasalanang ayaw namang magbago. Amen! Amen! Palagpakan natin si Lord. At yun ang sinasabi ni Sister Meme na pamumusog sa Holy Spirit, rejecting God. Rejecting the salvation of God. Rejecting the forgiveness of God. Kapag tinanggihan mo ang pagpapatawad ng Diyos, tinanggihan mo ang Diyos, ayaw mo magsisi ng kasalanan mo, edi saan punta mo? Edi sa impyerno. Amen. Tuloy natin ang pagbasa. Sa aklat ng Exodus, 23:21. Pay attention to him and listen to what he says. Do not rebel against him. He will not forgive your rebellion since my name is in him. He will not forgive your rebellion. Yan. Isipin ng rebellion. Yung pang tahas ang tinatanggihan mo ang Diyos. Ayoko sa Diyos. Ayoko ng kaligtasan ng Diyos. Ayoko ng kapatawaran. Ayoko ng buhay na walang hanggan. Hanggang mamatay ka, tinanggihan mo yan. Ay, di impyerno ang punta mo. Amen. May tao pa ba rito? So it means, walang kasalanan, hindi napapatawad. Ang hindi lang napapatawad, yung ayaw, humingi ng tawad. Amen. Palakpakan natin si Lord. Basahin natin yung Hebrews chapter 6, verse 4 hanggang 6. Hebrews 6, 4 hanggang 6. It is impossible for those who have once being enlightened, who have tasted the heavenly gift, who have shared in the Holy Spirit, who have tasted the goodness of the Word of God and the powers of the coming age, if they fall away to be brought back to repentance, because to their loss they are crucifying the Son of God all over again and subjecting Him to public disgrace. Napakahing, alam mo, meron na sabi ng ganito eh. Mas maganda pa i-evangelize mo ang unbeliever kaysa sa mga backslider. Mas mahirap i-evangelize ang mga backslider sa atin. Kasi mga backslider, alam na nila yung katotohanan eh. Yung mga unbeliever, hindi pa nila alam yung katotohanan. Kaya pag nagpatuloy yung mga backsliders, no, na hindi pababaling loob sa Panginoon, eh, impyerno ang kanilang punta. At totoo nga yung kumagkamin siya. Mas maganda pang sharean mo yung walang alam sa Bible eh. Kesa yung kabisado yung Bible. Misan, mas madali pang hilain eh. Yung mga hindi natin naglilingkod kay Kristo kasi yung mga naglilingkod dati kay Kristo. Amen po ba? Ituloy natin ang pagbasa sa aklat po ng Hebreyo, no, Jesus 26 hanggang 27.
Anong sabi ka noon? If we deliberately keep on sinning after we have received the knowledge of the truth, no sacrifice for sins is left, but only a fearful expectation of judgment and of raging fire that will consume the enemies of God. Yun. Matapos daw natin malaman ang katotohanan at nagpapatuloy tayo sa pagkakasala, ano pang handog ang ibibigay ng Diyos? Alam mo, si Christ ay namatay na sa krus ng Kalbaryo once and for all. Minsan lang niya binigay ang kanyang buhay sa krus ng Kalbaryo. Hindi niya na muli pang ibibigay pa yan kasi tapos na, naibigay na niya. Nalaman mo na yun, nabitigay na ni Kristo ang kanyang buhay sa krus ng Kalbaryo. Nalaman mo na na ikaw ay pinatawad na ng Diyos. No? Pero muli kang nagbalik at sa kasalanan, paulit-ulit ka sa kasalanan, ang sabi ng Bible, ano pang hando? Wala na. No, ang tawag doon is rebellion. Yun ang sinasabi ni Mr. Nemiang, pangpusong sa banal na Espiritu. Ganito kasi yan eh. Pag nireject mo yung God the Father, meron pang mediator, si Jesus Christ. Pag nireject mo si Christ, meron pang mediator, ang Holy Spirit. Pag nireject mo ang Holy Spirit, wala nang mediator pa. Wala nang mamamagitan pa sa'yo. Sapagkat ang Holy Spirit na ang huling persona ng Diyos na isinubo sa atin. Noong Old Testament, nangusap ang God the Father. Noong New Testament, nangusap si Jesus Christ. At itong mga panahon natin ngayon, ang Holy Spirit ang nangusap sa atin. So pagpatuloy mo siyang nire-reject, eh sino ba ang mangusap sa iyo? Wala na. Kaya anong sabi ganoon sa Jude 1.23 hanggang 1.21 hanggang 23? Jude muna tayo. Meron bang Jude? Bago natin puntahan yung maganda yan, meron? Sige, pakitayin mo na lang. Baka nagkamali ako ng live kanina. Jude 1:21 hanggang 23. Nagkamali ako ng pag-time, sister. Ano kayo? Baka kinakailang palitan na yun sa loob ko. Hindi, chak lang. S4 o ano? O iPhone 5. Hindi, chak lang. Jude 1:21 hanggang 23. Pero alam nyo, hindi biro ang mga cellphone ngayon. Kamamahal, no? Grabe. Kaya pag ako, pag may nagbibigay sa akin ng cellphone, iniingatan ko yan eh. Oo. Pag binubulsa ko yan, bitahali yan eh. Oo. Para pag nalalaglag yan, kung saan nalalaglag, hindi nalalaglag yan, bitahali yan eh. Ganyan. Judas 1:21-23. Habang tinatype yan, tingnan natin ito ha. Habang tinatype yun, ito. Who is a God like you who pardons sin and forgives the transgression of the remnant of his inheritance? You do not stay angry forever, but delight to show mercy. Isipin mo, ang ganda lang sinabi ni Prophet Micah. Si Prophet Micah sa Tagalog, Mikas. Sabi niya, sino ang Diyos ang kagaya mo na nagpapatawad ng kasalanan? Isipin mo, sino ang Diyos ang kagaya mo? Who is a God like you who pardons sin and forgives the transgressions of the remnant of his inheritance? Ang ganda, you do not stay angry forever, but delight to show mercy. Sabi niyang gano'n, hindi ka nananatiling galit. Ikaw ay nagpapatawad. Amen. Yun ang hindi alam ng mga makasalanan. Yun ang hindi alam ng mga backslider na ang Diyos ay nagpapatawad. Dapat malaman ng mga makasalanan nagpapatawad ng Diyos. Dapat malaman ng mga backslider na ang Diyos ay nagpapatawad. Amen. At sino ang gagamitin ng Lord para ipahayag sa mga backslider at mga makasalanan na nagpapatawad ng Diyos? Sino ang gagamitin ng Diyos? Ituro mo ang katabi mo, ikaw ako. At ako. Ipapaalam natin sa kanila na ang Diyos ay nagpapatawad. Hindi nila malalaman na ang Diyos ay nagpapatawad malibang sabihin mo. You will again have compassion on us. You will tread our sins underfoot and hurl all our iniquities into the depths of the sea. You see? Anong sabi ganoon?
No? Ang aming mga kasalanan, tatapak-tapakan mo na lang. Hindi mo na aalalahanin ang aming mga kasalanan, tatapak-tapakan mo na lang. At pagkatapos mo matapak-tapakan, nakikinig pa mo ba kayo? Itatapon mo yan sa kalaliman ng dagat. You see? Ganun ang Diyos. Kaya anong sabi sa 2 Corinthians 5:17, therefore, if anyone be in Christ, he is a new creation. Itay mo kang muna yung 2 Corinthians 5:17. Meron ba tayo? If anyone be in Christ, he is a new creation. All things are passed away and behold, things are becoming new. Anong tawag ng Biblia sa mga pinatawad ng Diyos? Mga born again Christian. Mga brand new person in Christ. Tingin kayo sa akin. Pumatay ka ng tao ngayon. Na-realize mo bigla, mali ang ginawa mo. Humingi ka ng tawad sa Diyos. Tapos yung napatay mo, may kamag-anak, ginantihan ka, pinatay ka. Ang mangyayari, papasok ka ng langit. Yes. May tao pa mo ba rito? O, litig-hole, nakapatay ka. Na-realize mo, mali. Lord, mali ang ginawa ko, patawad mo. Eh, may kamag-anak ang pinatay mo. Pinatay ka rin ang kamag-anak niya. Papasok ka ng langit. Yes, ganun kabait, ganun kabuti ang Diyos. E paano yung pinatay mo? Wala na yun. Pati na yun eh. At pangalawa, kahit pa 1,000,000 ang pinatay mo, pagtaos sa puso mo ang paghingi ng tawad, nagpapatawad ang Diyos. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Mahina ng palakpakan natin. Nakikita niyo kung gano'ng kabait ang Diyos, gano'ng kabuti ang Diyos. Nakikita niyo. Yes. Sinilaki man ang barko ang kasalanan mo, sinilaki ng dagat ang kanyang kapatawaran. Sinilaki ng earth ang iyong sin. Sinilaki naman ng universe ang kanyang kapatawaran. Kaya ano sabi sa Isaiah 1.18? No? Isaiah 1.18, nilisa na lang ninyo. Halika, magliwanagan tayo. Kahit na kayo ay maruming-marumi sa kasalanan, kayo ay lilinisin ko at papaputiin ko. Yun ang sabi natin, Isaiah 1.18, napapaputi ng Panginoon. Halika, magliwanagan tayo. Sige, pagtapat mo lang sa akin ang iyong mga kasalanan, because I am your best friend. I am willing to forgive you. Ipagtapat mo lang, sabihin mo lang. Ganun lang ang gagawin mo. Kaya alam niyo, maraming tao nagpapakahirap para pumasok ng langit. Nobena ng nobena, rosary ng rosary. And this coming January, hindi ko alam kung exact date, no? Ito na naman ang milyon-milyong tao. Magpaparada na naman ng Nazareno. Sa paniniwala nilang ito ang kapatawaran, ito ang kaligtasan. Mali. Mga minamahal, ignorante sila sa kabaitan ng Diyos. Mga ignorante sila sa kabutihan ng Diyos. Hindi mo kailangan mag-prosisyon. Hindi mo kailangan mag-rosary at mag-nubena. Hindi mo kailangan mag-tika. Hindi mo kailangan mag-penitensya. Hindi mo kailangan ng lahat ng iyan. Wala kang gagawin. Hihingi lang ng tamad sa Diyos. Lord, palahubog po ako. Nagpapartik palagi, Panginoon. Lord, palamura po ako, Panginoon. Lord, ako po ay chikboy, Panginoon. Lord, ako po ay lalakero, Panginoon. Napapatawad ang Diyos. Ihingi ka lang ng tawad sa Kanya. Lord, nakalimot po ako. Patawarin mo po ako. Nasagot ng Panginoon, pinapatawad na kita. Huwag ka nang makalimot pang muli. Magbalik ka na sa katinoon mo, magulit, magbalik ka na sa kaisipan mo. Kaya pag nakakita ka ng mga tao, mga makasalanan, bigla umaawit, tumutugtog, nagsusoglit, nagtatampo rin, nangangaral, hindi baka kamakailan lang makasalanan ka. Isa na ang sagot yan, nagpapatawad ang Diyos. Isa na ang sagot yan.
sa forgiving God. Hindi ito alam ng maraming tao. Amen po ba? Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. Bagong buhay, bagong nilikha, bagong pagkatao, born again. The old is gone, the new has come. May tao pa ho ba rito? The old is gone, the new has come. A brand, alam mo, ang tawag dyan, brand new person in Christ. Pakisabi, brand new. Ito ka, makasalanan ka. Humingi ka ng tawad sa Diyos. Brand new ka na. Hindi ka ukay. Brand new talaga. Hindi ka second hand. Brand new ka talaga. Brand new person in Christ. Nakikinig pa po ba tayo? Di ba alam natin nung unang panahon, di ba, nasa mali tayong religion. Naturuan din tayo ng Diyos pero hindi ganap. Amen. Kaya pagdating ng mga araw ng Linggo, no, tutulog na yung kampana ng simbahan, di ba? Klembang, 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 klembang. Bakit tumutunog ang kampana ng simbahan? Para tawagin na ang mga parishioner para sumimba. Amen? Gusto kong pakabitan ng kalembang ang bawat miyembro ng taga-Kingdom of Jesus Fellowship. Para pag oras ng patambahan, klembang, klembang, klembang! Magpapaalala sa lahat ng miyembro ng Kingdom of Jesus Fellowship. Uy! Dadalo ngayon, di ba? Kalembang. Kaya may kalembang sa mga simbahan, nagpapaalala yan. Oh, samba na, samba, simba na, simba na. Pero yung salitang simba, mali yun eh. Ama namin, sumasalangit ka, simbahin ang ngalan mo. Tama o mali? Sambahin, hindi simbahin. Okay, ito na ngayon. Ito na ngayon si Mamang Kampanero. Hindi ko lang alam kung kubak siya. Pero si Mamang Kampanero, lempang na siya. Lempang, lempang, lempang! Darating na ngayon yung mga parishioner. Sasamba na yan, di ba? Iba, may mga dalang rosary pa niya. Iba, may mga ano pa. Nung unang panahon, ganyan eh. Di ba kayo? Hindi na uso to ngayon eh. Pero nung unang panahon, ganyan yan eh. Tanda ko yan si nanay noon eh. Isimbakan mo niya sa Estela Maris. Ganyan si nanay noon. Yan. Tapos tahimik yan. Pag maingay yan, shhh, kapay, kapay. Yung nanay, ay, ganyan. Yung nanay ko, araw-araw, nagro-rosary yung. Grabe. Nagro-rosary nanay ko, araw-araw. Kaya ang lakas magpura. Grabe, galing kami sa mga palamura eh. Isa niya, mga mura namin, Bisaya eh. Ganun eh. Tapos, magpalasin ba yung nanay ko, nagro-rosary pa yun. Pero ang lakas manigarili niya. Ayaw niya ng mga malaan, malalis, ayaw niya. Talaga gusto niya yung mga hope, mga Philip talaga eh, matamis talaga eh. Tapos, palainom pa yun. Grabe eh. Mga lamban, mga tuba. Tuba. Ganon. No, diba? Diba? Ganon eh. Diba? Ito na. Nakasamba na.